na po natin ang ating parehim naman sa political analyst na si Professor Clarita Carlos. Magandang tanghali po muli sa inyo, Professor Carlos. Pasensya na po, naputol po tayo kanina. Naputolan din niya ninyo. Opo. Ngayon po kasi malaki na rin syempre itong agwa talaga ng bilang ng boto po ni Mayor Duterte. No? Pero nagkakaroon naman syempre nitong talagang dikit na dikit po ano ang labanan naman ni Robredo at ni Marcos. Ano ho sa tingin ninyo ang maaaring kahinat na nito po? Well, nagsasalimbayan talaga ang claims ng cheating at transfer of votes. Dapat they should really pay attention to this dahil pag na-compromise yan at nagkaroon ng perception ng cheating and baka nga magkaroon ng recount na yung hinihingi ng isang party dyan. So we'll see what happens. At ngayon po ay nagpupulong na rin ang transition team ni Duterte. Ano ho sa palagay ninyo ang dapat namang unahin at maging prioridad po nila? Bukod dun sa sinasabi nga nila na peace and order situation, ano pa ho ang dapat na isa sa listahan pa ho nila ng dapat unahin? Well, unang-una kahit nilalagay nila front and center ang law and order, dapat meron silang malaking balangkas, yung tinatawag natin CONI na roadmap or national strategy. Sapagkat kung wala kang national strategy, ay puknat-puknat ang gagawin mo at hindi mo pwede siyang magantsilyo para sa isang national plan. No? Mm-hmm. So, I'm sure they are still overwhelmed by their victory, pero sana nga ay at maganda yung ang attitude ni President Duterte na siya ay hihingi ng advice dun sa mga eksperto sa amin dito sa mga UP, which really shows the humility of the person na hindi niya inaako na alam niya lahat. No? I like that. And yes, the business would like the fact that you're putting law and order first and sana lagay din natin yung tutok natin sa foreign policy, yung commitment natin sa ASEAN Economic Community. And I'm sure maraming mga akademiko at eksperto ang makakatulong sa kanya. Mm-hmm. Naglabas na rin po siya no, ng ilang mga pangalan na makakasama niya sa kanyang gabinete. Ano ho ang tingin niyo? Dahil sinasabi nga niya, ito ho daw sa tingin niya, ito talagang cream of the crop. Kayo po, sa inyong palagay, doon po sa mga nabanggit na mga pangalan. Well, we will not mention names, but sana if this is going to be yung sinasabi niyang pagbabago, wag na yung mga dati na at magkaroon naman tayo ng bagong dugo, ikaw na. Let's have new blood, let's have new perspectives. And to, talagang kung ang kukunin mo ay yung mga may mga experience at may pinagdaanan niya, siguraduhin natin na mas marami silang success rather than failures. Because we're sick and tired of the old faces and more of the same things. Mm-hmm. All right, maraming salamat po sa inyo pong oras na ibinigay sa amin, Professor. Sige, magandang araw. Magandang araw po. Yan po naman si political analyst Professor Clarita Carlos.